Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ako si Nena, taga-Tondo at isa sa mga avid listeners ninyo. Mula ng launching nyo magpahanggang sa ngayon ay never ako nakalimot mag-tune in. Bukod kasi sa nakakalibang, marami pa akong natututunan sa mga kwento ng totoong buhay na ine-ere ninyo. Kaya sana nga ay magkaroon na rin kayo ng time slot tuwing Sabado at Linggo para talagang araw-araw ko na kayo napapakinggan. Napagpasyahan kong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay naming mag-asawa dahil alam kong kapupulutan din ito ng aral ng mga kapwa ko, listeners. Ito na ang baby girl mo. Mahal, ang baby natin. Tatay na talaga ako. Grabe, ang ganda ng anak natin. Oops, dahan-dahan lang, misis, ha? Buhat-buhat ka ng baby ko. I love you, anak. Oh, iba talaga ang dulot ng unang yakap at halik ng isang ina. Tingnan mo, tumahan na sa pag-iyak yung baby. Totoo pala talaga yung sabi nila na mapapawi lahat ng sakit at hirap sa panganganak kapag nayakap mo na yung anak mo. Naku, sinabi mo pa, misis. O siya, sige, maiwan ko muna kayo dyan, ha? Basta kapag umiyak ulit, subukan mo nang i-breastfeed, i-unlatch mo lang, meron at merong lalabas na gatas sa'yo. Okay, misis? Okay po, salamat. Salamat po. Sige. Grabe. Ang ganda-ganda talaga ng anak natin, mahal. Dumo! Kamukhang kamukha ako. Umiyak. Ba't umiyak? Eh kasi naman ni, eh. Ayaw pumayag ng anak natin na ikaw ang kamukha niya. Ako kasi talagang kamukha niya. Diba, baby? Diba? Ayun ako naman. Oh, nakita mo. Tumahan, no? Oh, ayaw ka talaga maging kamukha ng baby natin. Diba, baby? Si mama ang kamukha mo, diba? Kapag si papa ang kamukha mo, naku, kawawang bata ka. Grabe naman. Makapagsalita naman to, parang sobrang pangit ko. Humaling na humaling ka nga nun sa kagwapuhan ko, ah. Hoy, hoy, baliktad yata. O kaya tong humaling na humaling sa beauty ko. No? Oo na, panalo ka na. Ay, may anak na tayo, mahal. Mas magdodoble kayo ako para maibigay lang yung pangangailangan nyo. Kung mag-alala, hindi mo kailangan magtrabaho. Wala kang ibang gagawin kundi mag-relax sa bahay at alagaan ang anak natin. Tandaan mo yan, ha? Ha? Pero, di ba mas lalo ko ngang kailangan magtrabaho kasi may anak na tayong bubuhayin at saka... Mahal, ako ang padre di pamilya at responsibilidad kong kumayod para sa inyo ng anak natin. At ikaw, bilang ilaw ng tahanan, eh ang kailangan mo lang gawin ay alagaan at malakiin ng maayos yung mga anak natin. Kasi kung babalik ka pa sa trabaho pagkatapos ng 3 buwang maternity leave mo, sino na lang yung magbabantay at mag-aalaga sa anak natin, di ba? Nandiyan naman si Ate Nora eh. Nakisuyo na ako sa kanya na siya munang titingin sa anak natin habang nasa trabaho ako. Mahal, nakakahiya kay ate mo. Hindi naman niya responsibilidad na alagaan yung mga anak natin. Mahal, ayos lang kay ate yun kasi... Hindi. Tama naman yung 1 buwan lang natin siyang maaabala na samahan kayo ni baby. Pero, please lang, ano matigas ang ulo, mahal? Ako nang bahalang kumayod para sa pamilya natin. Dahil ako naman ang padre di pamilya. December 15, 2015... Yan ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko.
dahil ito ang espesyal na araw na ipinanganak ko ang pinakamamahal naming anak na si Tony. Mula ng araw na yon ay hindi na ako pinayagan pang magtrabaho ng asawa kong si Toto. Nalungkot ako dahil hindi ako sanay ng hindi naghahanap buhay para mabili ang mga pangangailangan ko maging ng mga magulang ko. Ang akala ko pa naman ay magiging katuwang ako ni Toto sa pagbibigay ng pinansyal na pangangailangan ng pamilyang binuo namin. Pero hindi pala. Pero ika nga sa wedding seminar namin, kailangang magpasakop ng babae sa kanyang asawa. Kaya labagman sa kalooban ko, nirespeto ko na lang ang kahilingan ng asawa ko na huwag nang bumalik sa trabaho at tutukan ko na lang ang pag-aalaga sa anak naming si Tony. Mama, sige na po. Habol po tayo sa birthday party ni Mara. Kasama naman po ako sa Seven Candles, tapos di po tayo pupunta. Anak, anak, pasensya na talaga ha. Eh, gustuhin ko mang pumunta tayo, pero wala eh. Hindi kaya. Sinama pa ako sa Seven Gifts si Tito Monching mo. Eh, ang kaso, wala naman tayong sobrang pera pambili ng regalo, anak. Ni wala kang ang presentabling dress na masusuot para sa party ni Mara eh. Eh, di ba, manghiram na lang po ako kay Mara. Marami naman po sa mga damit eh. Eh, paano naman yung regalo, anak? Hindi natin pwedeng hiramin yun. Sa regalo? Eh, di ba, may paper bag naman po tayo dyan na pang regalo. Yun na lang po muna. Saka na lang po natin lagyan ng laman pag may sobrang pera na po tayo. Anak, hindi pwede yun. Nakakahiya yun. Bakit po? O sige, ganito ha, para maintindihan mo, anak. Sa seventh birthday mo ba, matutuwa ka kapag yung regalong binigay sa'yo walang laman? Hindi po. O, nakita mo na. Kaya hindi din natin pwedeng gawin yun kay Mara. Anak, lagi mo tatandaan ha. Huwag na huwag kang pupunta ng birthday party kung hindi ka invited. At kung invited ka naman, dapat may dala ka regalo sa may birthday. Kasi nakakahiyang pumunta na sarili lang natin ang dala natin doon. Pero ma, di ba po, nakakahiya rin po hindi umattend kung invited naman po tayo, lalo na kung kasama pa po tayo sa Seven Candles at saka sa Seven Gifts. Oo nga, no. Pero kasi anak, nakakahiya rin namang sabihin sa kanila na di tayo makakapagbigay ng regalo dahil lang sa wala tayong pera. Bakit po kasi wala tayong pera? Eh, may work naman po si Papa, di ba? Sabi nila, pag may work, may pera. Pero bakit tayo po laging walang pera? Anak, may pera naman tayo. Pero halos sakto lang kasi para sa pagkain natin. Pangbayad sa tubig, kuryente, saka sa upa. Ganun po ba? Eh, paano po yung 7th birthday ko sa December? Hindi rin po ba ako ulit magkakaroon ng party? Dahil wala po tayong pera pa party? Hayaan mo anak ha. Gagawa ng paraan niya ng mama, okay? Sisikapin kong maranasan mo namang magkaroon ng birthday party, okay? Talaga po? Mm-mm. Kaya lang paano po? Magtatrabaho ako anak. Eh, mama, di pa naman kayo pinapayagan ni Papa eh. Hindi pa nga anak, pero susubukan ko siyang kuminsihin ha? Susubukan ko. Napakasakit sa pakiramdam sa tuwing nakikita kong umiiyak ang anak naming si Tony. Lalo na kung dahil sa kakapusan namin sa pera ang dahilan. Hindi ko na malayan na magpipitong taon na pala akong hindi nagtatrabaho. Magpipitong taon na pala akong walang magawang paraan sa mga panahong kinakapos kami. Hoy babaita, ba't hindi man lang kayo nagpakita ni Tony sa 7th birthday ng anak ko, ha? Ano kasi? Palakalaki kaya kita ng amdyan. Nakakaloka ka?
kasama ka sa 7 gifts si Tony naman sa 7 candles. Tapos, ni hindi man lang kayo sumipot kahapon na walang pasabi. Alam mo, ang lungkot tuloy ni Mare kasi wala yung best friend niyan si Tony sa party. Pasensya ka na, Mare, ha? Eh, hindi man lang ako nakapagsabi na di kami makakapunta. Eh, ano kasi, hindi ko alam kung paano kung sasabihin sa'yo. Nakakahiya kasi, Mare. Ay, naku. Eh, ano nga kasi yun? Sige nga, give me a valid reason. Eh, kasi wala kaming pambili ng regalo kay Mara. Ano? Yun lang? Teka, ha? Seryoso? Nang dahil lang doon? Eh, saka, Mare, wala rin kasing presentabling dress si Tony. Ay, nako, Mare. Ano ka ba naman? Ang sakit mo sa bumbuna, no? Tinan mo yung bangs ko, oh. Ayan, oh. Nakakalbo na ako, pero umuusog pa siya. Pero sampat naging magkumari tayo kung di tayo magdadamayan at mag-uunawaan? Alam mo, sana sinabi mo na lang sa akin agad para di na kita nilagay sa 7 gifts. Nakakaloka ka? At yung pinoproblema mong dress ni Tony, sana talaga sinabi mo agad? Hindi sana nabigyan ko siya ng dress. Mas mahalaga naman yung presence yun ni Tony kaysa sa regalo, no? Naku ba naman? Ano ba akala mo sa amin mag-ina, ah? Okay, sige, mag-ama. Oo nga pala, ama ko. Tingin mo ano, materialistic kami, eh, ganon? Ay naku, Mari, hindi naman sa ganon. Hindi ganon, ah. Nahihiya lang talaga akong sabihin na wala kaming pera. Ay naku, Mari naman. At saka pag ganito usapan natin, pag marami nakakarinig, tawagin mo naman akong pare. Pero teka, ha? Alam mo, para kang others eh. Magkumari nga tayo, di ba? Hello? Alam ko, pero kasi syempre nakakahiya pa rin. Eh, pasensya ka na talaga, ha? Huwag ka na magtampo. Ay, sorry. Naku. Sorry. Hiya-hiya ka dyan, hiya-hiya ka dyan. Ako nga hindi nahihiya eh. Oh, tira mo, pinagtutulungan na nga ako ng mga tao dito na yung doon ako, may tatay na bakla, nahiya ba ako? Pero ano pa nga ba? Sige-sige, okay na. Basta sa susunod, ha? Wala nang lihiman. Wala nang indyanan, okay? Promise mo yan? Promise. Kaya alam mo, Mare. Pare. Okay, pare. Pamare. Gustong-gusto ko na talagang magtrabaho para may sariling pera naman ako. Kaya lang kasi, alam mo naman, ayaw naman pumayag ni Toto. Ay, naku, Toto. Ewan ko ba naman kasi dyan sa mister mong si Toto? Masyadong ma-pride. Alam mo, sa panahon ngayon, Mare, hindi na uso yung tatay lang yung nagtatrabaho sa pamilya. Kita mo! Dahil siya lang yung nagtatrabaho sa inyo, ni wala kayong ekstrang perang pambili ng dress ni Tony. Magsi-7 na rin yung sa December, ha? Aba, eh, palasapin nyo naman ang sariling birthday party yung bata. Ay, naku, Mare. Kulit, pare nga, eh. Pamare. Okay. Sige na. Kung ako lang talaga ang tatanungin, gustong-gusto ko na magkatrabaho ulit. Si Toto lang talaga yung may ayaw, eh. Alam mo, sa tuwing kinukumbinsi ko siya, nauuwi lang palagi sa pagtatalo. Ay, nako. Ang hirap. Miss na miss ko na nga mailibre yung sarili ko tuwing payday, eh. Miss na miss ko na yung pakiramdam na, alam mo yun, yung excited ako tuwing 15 at 30 kasi may sariling pera ako mahahawakan. Na hindi lang panggastos kundi pandagdag ipon. Kaso ngayon, wala. Nga. Magpipitong taon na ako nakatenga lang sa bahay. Ay, nako, Mare, ha? Kung ako sa'yo, kakausapin ko ng masinsinan niya si Toto. Ipaunawa mo na gusto mo lang naman makatulong sa kanya sa pangangailangan ng pamilya niyo. Kasi wala eh. Hindi talaga sapat na siya lang yung nagtatrabaho sa hirap ng buhay ngayon. Maging practical ka mo siya, hindi yung puro pride ang pinapairal niya. Teka ha, sandali lang. Ay, speaking of pride, gusto mong magka-sideline ngayong araw, Mare? Ay, oo naman no. Ang trabaho ba yan? Saka ano namang kinalaman ng pride dyan? Eto tal, napag-uusapan din lang ang pride. Naalala ko tuloy yung sabong panlaban namin. So pride detergent pala yung gamit yung panlaba? Ay oo, Mare. Matagal ng pride detergent ang gamit namin. Biruin mo ah, yung mga matitinding matcha ng tablecloth at table napkin sa gamit sa catering. Aba, walang kahirap-hirap na natanggal. Kaya basta sa matinding matcha, all you need is pride. Ayos pala yung pride, ha? Hinangarin na magamit kong panlaba namin. Ay, naku, Mare, hindi ka magsisisi. At speaking of paglalaba, kesa sa iba ko ipalaba yung mga naman siyang tablecloth at table napkins namin ng party ni Mara, edi sa'yo ko nalang ipapalaba. Huh? Para kumita ka naman. Ay, gusto ko yan. O, huwag kang mag-alala, may washing machine naman kami at saka pride detergent naman yung panlaba mo. Kaya di ka mahihirapang maglaba niyan. Ano, game ka? Kung akong tatanungin, aba, syempre game ako dyan. Yaman ko nga lang sa mister ko kung papayagan ako nun. Ay, maala na nga.
Ay, toto, toto, toto. Laking pasasalamat ko na may kaibigan akong bukas ang palad para tulungan ako. Nang dahil sa pamari kong si Monching. Yes, pamare. As in, pare na mare pa. Bongga, diba? Nang dahil sa kanya, nabuhayan ako ng loob na magtrabaho ulit kahit sideline man lang. Hindi ko na tinangkang magpaalam kay Toto dahil alam kong pagtatalunan lang namin ang tungkol dito. Hanggat maaari, ayoko maglihim sa asawa ko. Pero gusto ko rin namang makatulong na mapasaya ang anak ko. Ang mabili ang mga gusto niya, gaya ng mga laruan, magagandang damit, at higit sa lahat, ang maparanas sa kanya ang pagkakaroon ng masayang birthday party para sa nalalapit niyang 7th birthday. Kaya kahit hindi alam ni Toto, tinanggap ko pa rin ang alok ni Monching. Matigas na sa kumatigas ang ulo ko pero gusto ko lang namang makatulong at magkaroon ng trabaho. After more than 6 years, sa wakas, nakahawak na rin ulit ako ng perang galing mismo sa pinaghirapan ko. Mas masarap talaga sa pakiramdam ang may sariling pera. Hindi ako kakabakabang bilhin ang mga pagkaing gusto ko na alam kong magpapaligaya rin naman sa pinakamamahal naming anak na si Tony. Ano po yung mga dala niyo, Ma? Mga pinamili ko, saka gamit panlaba. Ayun, pakitulungan mo nga ako dito. Oh. Ma, ano po to? Charm, fab, fabric, conditioner? Nux, ang galing na magbasa ng anak ko ah. O anak, charm fabric conditioner yan. Mula ngayon yan ang gagamitin nating fabcon ha. Yan kasi ang gamit ng Tito Monching mo eh. Kaya pansin mo, di ba, ang bango palagi ng damit nila. Dahil po pala yung dito sa charm fabric conditioner, kaya amoy bulaklak yung damit nila Mara at Tito Monching. Sige Ma, ito na rin po yung gamitin natin para amoy bulaklak na rin po yung damit natin ha. Nako, mag-aamoy bulaklak talaga mga damit natin pag yan ang ginamit nating fabcon dahil bangong kabloom sa charm fabcon. Yay! Ma, itabi ko lang po ito dun ha. Iyan pong isang dala nyo. Pagkain po ba yun Ma? Ah, ito. Lechon manok to, anak. Uulamin natin ngayon. Wow! Lechon manok! Yay! O siya, tara kain na ha. Tumulo ka na magain doon, anak. Tara, tara. Mahal! Mahal! Tara narito, dali. Kakain na. Lechon manok ang ulam natin. Lechon manok? Oo, lechon manok. Tara, kain na. Yay! Sarap! Sana lagi pong ganito. Makakasawa na rin po kasi yung palaging isda at gulay. Huwag kang mag-alala anak ha. Mula ngayon, tuwing Linggo, lechong manok na ang hapunan natin, okay? Yay! Kain ka mabuti nak ha. Eh, sandali ha. Teka lang. Wala namang okasyon ha. Mahal, alalahanin mo, ako lang ang nagtatrabaho sa ating dalawa. Baka di natin kayaanin magtipid niyan. Huwag ka mag-alala, mahal. Pinagsasideline ako sa paglalaban ni pamaring Monching. Kaya ito, may pambili ako na lechong manok ngayon. Teka lang ha, tama ba yung narinig ko? Nagsasideline ka ng paglalaba? Kila Monching? Oo, mahal. Kaya wala namang problema kahit maglechong manok tayo. Sino nagbabantay kay Tony kung naglalaba ka dun? Mahal, nasa eskwelahan naman si Tony noon habang naglalaba ko. Kahit naman... na! Diba? Sabi ko sa iyo, mag-focus ka lang dito sa bahay at sa pag-aalaga ng anak natin. Nina naman, hindi kita inuobliga magtrabaho. Alam mong ayaw na ayaw kung nagtatrabaho ka dahil hindi mo naman obligasyon yan. Hindi ko naman kayo ginugutom ni Tony ha. Kaya bakit kailangang tumatanggap ka pa ng labada? Ha? Ano? Para dito sa lechong manok na to? Papagurin mo yung sarili mo? At susuwayin mo yung inuutos ko?
Ganun ba? Hindi naman sa ganun. Papa, wag na po kayong magalit kay Mama. Gusto niya lang naman daw pong makatulong sa inyo eh. Saka para may ipanghanda po tayo sa 7th birthday ko sa December. Anak, kung yan lang ang inaalala niyo ng mama mo, ako na dapat ang gumagawa ng paraan na yan. Hindi ang mama mo. Kung gusto mo ng party sa birthday mo, sige. Sabihin niyo lang sa akin. Gagawa ako ng paraan. Ano bang akala niyo sa akin? Wala akong trabaho. May trabaho nga. Late naman ang sahod. Ano sabi mo? Wala. Hindi, narinig ko. Tony, kumain ka lang dyan ha. Sige po. Mag-uusap lang kami ng mama mo. Dito lang kami sa kwarto. Sarap pa talaga ng bata mo kung mamaliitin, ha? Anong gusto mong palabasin, Nena? Na wala akong silbing padre de pamilya sa atin, ha? Kaya minamaliit mo ako? Toto, hindi naman ikaw yung minamaliit ko, eh. Yung sweldo mo, yung tinutukoy ko, hindi ikaw, magkaiba yun. Ano magkaiba? Yun na rin yun, Nena! Hindi ko kayo ginugutom na mag-ina. Kaya hindi ko matatanggap yung pagmamaliit mo sa akin. Kasi pinagsisikapan ko namang buhayin kayo, ha? Sinabi na nga hindi kita minamaliit, eh. Ang sa akin lang, sa hirap ng buhay ngayon at sa taas ng mga bilihin, hindi sasapat na ikaw lang yung naghahanap buhay para sa pamilya natin. Dapat nga nagtutulungan tayo, eh. Alam mo ba, kahapon, ha? Invited kami sa 7th birthday party ni Mara. Kasama ako sa 7 gifts, ang anak mo sa 7 candles. Pero hindi kami pumunta kasi nga wala tayong perang pambili ng regalo. Si Tony ni walang dress na presentable. Alam ka namang ipangutang ko pa yung pambili ng regalo at dress si Tony, di ba? Kaya yun, yung anak mo kahapon, iyak ng iyak. Eh bakit kasi hindi mo sa akin sinabi yan? Para nagawan ko ng paraan. Ayoko na nga kasi dagdagan pa yung intindihin mo. Mahirap bang intindihin yun? Saka bakit pa kasi sira sarili mo yung responsibilidad na kumita? Totoo naman. Sa panahon ngayon, tulungan naman talaga dapat ng mag-asawa sa paghahanap buhay. Sideline na nga lang yung gagawin ko, hindi naman ako papasok ng 8 oras eh. Higit sa lahat. Hindi ko naman pababayaan yung anak natin. Gusto ko lang talaga makatulong sa'yo kasi nga... Hindi ko naman kailangan ng tulong mo, Nena. Dahil kayang-kaya kong kumayod mag-isa para sa pamilya natin. Ano bang mahirap intindin doon, ha? Kayang-kaya mo nga. Kaso nga, hindi sumasapat yung sahod mo. Kaya nga ako... Eh di maghahanap ako ng ibang pagkakakitaan. Kaysa ipinagpipilitan mo yung sideline-sideline na yan, na lechong manok lang naman ang kayang bilhin. Tigil-tigilan mo yan, Nena, ha? Sinasabi ko sa'yo. Isang beses pang malaman ko nagmamatigas ka at sinusuway mo ko, talagang mag-aaway tayo, Nena. Tantaan mo yan. Ang buong akala ko, hindi magiging ganun katindi ang galit ni Toto. Pero nagkamali ako. Mapa-sideline job man yan o full-time job, wala rin palang pinagkaiba yun para sa kanya. Basta pala sinabi niyang bawal, bawal talaga. Wala nang pero-pero pa. Hindi ko talaga lubos na maintindihan kung bakit ayaw na ayaw niya akong pagtrabahuhin. Wala naman ako ibang ginusto kundi ang makatulong lang sa kanya at higit sa lahat ang mapasaya ang anak namin. Masama ba yun? Kapag naging masunurin akong asawa sa kanya, lagi naman kaming kinakapos. Kapag ang trabaho naman ako, makakatulong nga ako sa mga gastusin pero matinding pag-aaway naman ang dulot sa aming mag-asawa. Ay, hindi ko na talaga alam kung ano bang dapat kong gawin. Ang hirap mamili. Isang araw, isang pangyayari ang nagbigay ng kasagutan sa kung ano nga ba talaga ang dapat kong gawin. Mare, salamat sa pagdalaw, ha? Wala yun pa, Mare. Pasensya ka na rin, ha? Wala man lang akong pasalubong na puta sa'yo. Eh, alam mo naman, ni isang piling ng saging, can't afford ng kumare mo. Araray. Mare naman. Aray, oh. Huwag mo kasi ako patawanin.
Masakit eh, kumikirit yung tahi ko sa tiyan. Para ako si Desaria. Ay, ganun ba? Naku, sorry pa, Mari, ha? Eh, ano ba kasing nangyari sa'yo? Ay, naku. Ito, na-operahan sa appendicitis. Kaya yun, inalis yung appendix ko. Kaya heto, may tahi na ako sa tiyan. Ano, happy din para ako si Desaria. Aray ko. Hindi na ako makakapag-tupis, Mari. Dukarit ka talaga. Hindi ka nga makapag-miniskirt dahil sa varicose veins mo, magtutupis ka pang nalalaman dyan. Loka-loka. Ay, sorry. Aray. Masakit nga palang tumawag. Huwag mo sabi ako patawanin. Sorry. Kahit may pain reliever, alam mo, kirot-kirot pa rin. Naku. Kada tatawa ko. Pag ma-hatching ako, lalo na kung uubo, naku po, ang sakit. Ay, naku. Hirap palang ma-opera, ha, Mari. Biruin mo, ha. After alisin yung appendix ko, hindi ako pwede uminom at kumain ng kahit ano hanggat di pa ako nakaka... Alam mo na yon, yung nakapaglabas ng hangin. Ay, talaga? Naku po. Grabe, ang hirap pala ng pinagdaanan mo. E, paano na yun? E, di gutom na gutom ka. May gutom na gutom talaga. Dalawang araw ba naman walang kain? Ha? Eh, hindi naman nakakasabusog tong dextrose na to. Naku. Kundi nga lang bawal. Nilaklak ko na yung dextrose na yan. Oh, na oh na. Uy. Loka-loka ka talaga. Aray ko. Oh. Naku, sorry. Ay, ang hirap talaga maoperahan. Masakit na sa katawan. Masakit pa sa bulsa. Kung nagkataon na wala kami health card na kumari. Hmm. Buti na lang talaga meron kami. Kaya wala na kami kailangan ilabas sa pera sa operasyon ko. Covered na kasi lahat. Wala kami nun. Naku po talaga. Mauubli kaming maglabas ng halos 60,000. Ano? 60,000? Mm-hmm. Naku po, napakamahal naman pala. Diyos ko. E kung sa akin, okay, toto pala nangyari yan. Naku po, mamumulubi kami. Teka, bakit? Wala ba kayong health card? Eh, wala eh. Miski ako nung tatrabaho pa ako nun. Wala kaming ganun eh. Oh. Naku, Mari. Idaos yung magkaroon ng ganyan ni Toto, ha? Kasi hindi pala sagot ng kumpanyang pinapasukan ni Toto yun. Kasi ang hirap talaga kapag na-ospital kayo tapos wala kang hawak na extra pera. Kita mo kami, diba? O, tinamoko. Laking ginhawa sa amin. Mm-hmm. Kung wala mang ma-ospital sa inyo, eh at least meron kayong pampacheck up para maagapan na yung dapat agapan na sakit kung meron man. Okay. Sige, Mari, ha? Naku, gagawa ko na paraan para magkaroon ng ganyan. Ay, naku, kaya nga dapat magtrabaho ka na ulit. Oo. Naku. Sa ayaw at sa gusto talaga ni Toto, naku, magsasideline na talaga ako ng trabaho. Eh, kaysa naman mamulubi kami kung sakaling may ma-ospital sa isa sa amin, di ba? Ay, naku, go, Mari. Huwag mo nalang ipaalam sa kanya at napakataas ng pride niyang asawa mo. Total night shift naman siya sa trabaho niya sa araw ka mag-sideline. Naku, tutulungan kita makapasok doon sa parlor ng kapatid ko. Hmm. Tapos sa labada, sa amin naman. Ikaw na lagi ang kukunin ko, ha? Sige. Pwede mo namang isama si Tony pagtapos ng klase niya habang sumasideline ka, ha? Di naman malikot yung anak mo para may sarili ka rin pera. Sige, ganun na nga lang, Pamari. Eh, kahit anong paalam kasi ang gawin ko doon kay Toto, naku, kukontra at kukontra lang yun at higit sa lahat. Mag-aaway lang talaga namin. Kaya mabuti pa ngang huwag ko na lang ipaalam sa kanya. Nung kikitain ko, iuukol ko sa health card namin. Naku, mahirap na. Mabuti na yung handa kami sa oras ng sakuna. Ay, uy, salamat sa tip, ha? Ay, naku, wala yun. Ay, mamaya madi-discharge na ako rito. Ay, mabuti naman. Oo, susunduin ako ng misis ko. Misis? Ay, naku, nandito mamaya yung isa pa ko rin, yung kapatid ko, ha? Mm-mm. Sabihin ko, mag-a-apply ka sa parlor niya. Ay, sige. Maraming salamat, ha? Totoong kaibigan ka talaga. Naman. Sa halip na mawalan ako ng pag-asa sa pagkatrabaho, mas nabuhayan ako ng loob ng tulungan ng asawa ko. Isang araw, nangyari na ang isa sa pinakakinatakutan kong mangyari. Ang may maospital sa amin. Kinailangan maoperahan ni Toto dahil nagkaroon siya ng gallstones at hindi nakakayanin pa ng anumang medikasyon. Kaya kahit ayaw namin, wala kaming magawa kundi ang maoperahan siya. Nena! Oh, ano ba yun?
Bakit naman nainit ang ulo mo? Paliwanag mo sa akin, ano yung tawag kanina, ha? Ha? Ang sabi, galing daw sa cash loaning app. Ano, umutang ka? Magpapaliwanag ako. Dapat lang! Alam mong ayaw na ayaw kong umutang tayo. Tapos ano to? Biglang may tatawag sa akin dahil nag-apply ka pala ng loan. Hindi mo ako maluloko, nena. Alam kong hindi ka maglalakas ng loob na mag-apply sa mga loan-loan na yan kung wala kang trabaho. Dahil isa yun sa requirement bago ka makapag-loan. Talaga bang wala kang respeto sa akin, ha? Bakit ba katingkati ka magtrabaho? Kahit na pinagbabawalan ka na ng asawa mo mismo. Ano? Bagot ka na ba dito sa bahay, ha? Kaya ganyan ang ginagawa mo? Oo! Halos 7 taon na ako pagod na pagkasyahin yung kakarampot mong kinikita! Alam mo, hindi talaga kita maintindihan eh. Bakit ba ang kitid-kitig ng utak mo, ha? Bakit ba mas pinapairal mo pa yan, lintik na pride mo, na hindi mo naman makain-kain kaysa sa pagiging praktikal? Tumigil ka, nena! Hindi totoo yan, ha? Anong hindi totoo? Yun ang totoo. Masyado kang ma-pride, kaya ayaw mong tumanggap ng tulong ng ibang tao kahit na sarili mo pang asawa. Totoo, pwede ba? Kahit ngayon lang, lawakan mo naman yung pangunawa mo. Ano ba talagang problema kung magtrabaho ako, ha? Ikamamatay mo ba pag natrabaho ako? Mayuyurakan ba yung pagkalalaki mo? Yung pagkapadre ng pamilya mo, ha? Alam mo, hindi ko talaga maintindihan yung pinagpuputok ng butki mo, eh. Bakit ba ayaw mo akong pagtrabahuhin? Dahil ayokong mahirapan ka! Dahil ayokong maranasan mo yung hirap na dinanas ng nanay ko noon! Ano? Gusto kong patunayan sa sarili ko na hindi ako katulad ng irresponsable kong tatay na walang inatupag kundi droga, bisyo, at pagsusugal. Abang yung nanay ko, ha? Yung nanay ko nagkakandakuba sa paghahanap buhay, may makain lang kami magkakapatid. Ayokong maranasan mo yun. Pinangako ko sa sarili ko nang hinding-hindi ko uobligahin magtrabaho ang magiging asawa ko. Ngayon, sige, sabihin mo sa akin. Ha? Sabihin mo sa akin! Masama ba yung hangarin ko, ha? Nena, ayoko lang namang mahirapan ka. Di bali na ako yung mapuyat, ako yung mapagod sa kakatrabaho, wag lang ikaw. Kaya sabihin mo, sama ba yun, ha? Bakit kasi ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Toto, sa 9 taong pagsasama natin, hanggang sa maikasal tayo, ngayon mo lang sinabi sa akin yung tungkol dyan. E di sana, mas naintindihan ko yung malalim na dahilan kung bakit ayaw mo akong pagtrabahuhin. Pasensya na. Ayoko na kasi maalala pa yun. Sa tuwing na pag-uusapan kasi yun, naaalala ko lahat ng paghihirap ni nanay. At alam mo ba, ang pinakamasakit pa na ginagawa ng tatay ko mismo. Sa tuwing lasing siya, pinupugpok niya kaming lahat. Hanggang sa hindi na kakayanan ni nanay yung mga pambubugbog niya. Dahil sa kanya, namatay si nanay. Diyos ko po. Namatay ng dahil sa walang kakwenta-kwentang tao tulad niya. Kaya ang totoo niyan, ha? Mas pinili ko na lang sabihin sa lahat ng tao, pati na rin sa'yo, na patay na yung tikong tatay na yon. Buhay pa talaga yung tatay mo? Nasaan na siya? Ayun, nabubulok sa bilungguan. Mabuti nga sa kanya. Tutusin ko, ako lang masusunod, kulang pa yun. Kulang pa yun kumpara sa karumal-dumal na ginawa niyang pagpatay sa nanay namin na walang ibang ginawa kundi magtrabaho at punan yung mga pagkukulang niya. Kaya pasensya ka na, ha? Pasensya ka na. O gano'n na lang yung pagbabawal ko sa iyo magtrabaho. Ayok na talagang mahirapan ka. Mahal, pasensya ka na rin, ha? Hindi ko naman alam na ganyan pala katindi yung pinagdaanan mo sa tatay niyo. I'm sorry. At mahal, gusto ko malaman mo na sobra-sobra kami nagpapasalamat nito ni sa pagmamahal at kasipagan mo para lang maitaguyod ang pamilya natin. Lagi mong tatandaan na na-appreciate ko yung concern mo, ha? Na ayaw mo ako mapagod at matulad ako sa hirap na dinanas ng nanay mo. Mahal, wala mong mangyari yun. Alam mo kung bakit, ha? Bakit? Kasi hindi ka katulad ng tatay mo. Hindi mo ko hahayaang pasanin lahat ng paghihirap maitaguyod lang ang pamilya natin. Sadyang magtutulungan lang tayo, ha? Kasi di ba ganun naman ang mag-asawa? Nagtutulungan,
Kaya sana mahal, bigyan mo na ako ng kalayaan na matulungan ka itaguyod ang pamilya natin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Gising na. Papa! Mahal. Anak. Mahal. Pasensya na kayo ha. Napuwihat kayo sa pagbabantay sa akin. Wala po yun, Papa. Love ka namin eh. Tama. Kaya kahit hindi kami matulog magdamag para sa'yo, walang problema yun ha. Kasi mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin kayo. Bukas sabi ng doktor kung kaya mo na maglakad, pwede na raw tayo makalabas sa ospital ha. Pero ano yung mga babayaran? Wala tayong perang pambayad sa operasyon ko. Huwag mo nang problemahin yun mahal, dahil ako nang bahala. Teka, sabihin umutang ka na naman. Hindi, kumuha ko ng health card. Ginawa kitang dependent, kaya yung halos 70,000 mahigit na bayarin dito sa ospital, na-cover na ng health card natin. Kaya wala na tayong ilalabas na pera, ha? Totoo ba yan? Oo. Kaya ako umutang sa loan app noon kasi kinulang yung sahod ko pang hulog sa quarterly payment na health card natin eh. Nag-abot kasi ako ng tulong kay ate nung magkasakit siya. Pero kita mo naman, di ba? Nabayaran ko rin yung loan na yun. Tapos, eto, naisalba pa tayo sa malaking bayarin ng health card natin. Salamat, mahal, ha? Naunawaan ko yung kahalagahan na may sarili kang trabaho. Kasi kagaya niyan, hindi ka nakapagtrabaho, hindi ka makakakuha ng health card na nagamit natin dito sa ospital. Salamat, mahal. Wala yun. Basta para sa'yo, para sa pamilya natin. Handa akong magsikap. Kasi mahal na mahal ko kayo. I love you too, Mama. Papa, I love you. I love you. I love you din, anak. Mahal. Simula ngayon, hindi na kita pagbabawalan sa pagtatrabaho. Salamat. Dalawa tayong mag-aalaga ng pamilya natin. Magkaagapay tayo. Umaraw man, umulan, o bumagyo, sa hirap man o sa ginhawa, magkaramay kami ni Toto. Walang iwanan, ika nga. Mula ng araw na yon, mas naging matatag pa ang pagsasama at pagmamahalan naming dalawa. Natutunan kong napakahalaga talaga ng open communication para mas magkaunawaan kaming mag-asawa. Dahil kung hindi namin ginawa yun, kung hindi kami naging totoo sa mga nararamdaman namin, malamang hanggang ngayon, nagkakapaan at nagtataguan pa rin kami ng sikreto. The truth will set you free, ika nga nila. Ngayon, tuluyan ang ibinigay ni Toto sa akin ang kalayaang makapaghanap buhay. Kaya heto, magkaagapay naming masayang itinataguyod ang pamilyang binuo namin. Minsan pa, napatunayan ko na walang hihigit pa kundi ang pagmamahal para sa pamilya. Na kahit na ano pa man mangyari at pagdaanan, mananatili pa rin ang matibay na relasyon sa isa't isa. Matapos ang lahat ng nangyari sa amin, nasabi namin na lahat kakayanin basta kami ay sama-sama. Natutunan ko rin, Idol, na totoong ang kalusugan ay kayamanan kaya dapat talaga nating ingatan. Mahalaga rin na pinaghahandaan natin ang mga bagay-bagay para di tayo nahihirapan ano man ang mangyari sa kinabukasan.
Sana ay may natutunan kayo at naging inspirasyon ang kwento kong ito. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Nena. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Epam pa good vibes! O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin! Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo!